Usap-usapan na naman ngayon sa social media na priority ng San Miguel Vermin na makuha sina Isaac Go at Wami Chongson ng Tierra Firma Jeep. Sino naman ang magiging kapalit nito? Ito ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng like, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito sa naging post ng Balls Life PH Playoff, ang San Miguel Vermin ay hindi interesadong ma-acquire itong si Jason Perkins at saka si Troy Rosario ng Blackwater Bossing. Kung matatandaan natin, napaulat na rin na itong si Troy Rosario ay gustong makuha ng TNT at saka San Miguel Vermin, maging itong si Jason Perkins ng Phoenix Super LPG. Pero tila bang nagbago ang ihip ng hangin, ngayon ang interesado ang San Miguel Vermin kay Isaac Go at Wami Chongson ng Tierra Firma Jeep. Ngayon nga mga lods, ating alamin bakit tila nga nagbago ang ihip ng hangin ng coaching staff ay sa pangunguna nga ni Coach George Gallen ng San Miguel Vermin kung bakit ito ang kanilang kailangan. Ayon nga dito sa naging interview kay Coach George Gallen sa PB Insider News, na ang sabi nga niya dito, my team best priority right now is Wami Chongson and Isaac Go from Tierra Firma. Nagkakaproblema kami ngayon sa guard position. So Terence at saka si Ray Simon laging injury, and then Chris Ross hindi na ganun katulad dati kung maglaro. So ayon dito, napag-kasunduan na itong si Wami Chongson ang pupuno para sa kakulangan sa guardia position. So itong si Wami Chongson nga mga lords ay 33 years old ba lang ito. Nag-average ito ng 21.85 points, 5.57 rebounds, 3.71 assist at saka 0.85 steals sa ongoing PBE Philippine Cup. Ngayon dahil dito sa pagkakaroon ng injury nitong si Terence Romeo madalas at maging itong si Chris Ross ay hindi na nga katulad dati ang kanyang laruan. So nag-iisip na sa ngayon itong San Miguel Vermin na maaari nga nilang makuha itong si Wami Chongson bilang pampuno nga dito sa kakulangan ng guardia position ng San Miguel Vermin. Bagamat nagpapanalo nga sila ngayon ay nakikita ng coaching staff ang kakulangan sa guardia position, kaya nakikita nila na magiging fit sa system nga ni Coach George Gallant itong si Tierra Firma Jeep Wami Chongson. Na maganda nga ito ang nilalaro dito sa ongoing PBE Philippine Cup sa Tierra Firma Jeep, kung saan ay meron na silang apat na panalo sa tatlong talo. So isa si Wami Chongson sa masasabi natin na disente ang mga numero sa Tierra Firma Jeep, lalong-lalo na dito sa kanilang mga laban sa ongoing PBE Philippine Cup. So ngayon nga mga lords, ang San Miguel Vermin ay i-offer nila itong si Vic Manuel at Simon Inciso kapalit niya dito kay Wami Chongson at saka itong kay Isaac Go. So kung halimbawa itong si Vic Manuel ay kunin nga ng Tierra Firma Jeep kapalit dito kay Isaac Go, itong si Vic Manuel, alam natin na galing pa lang ito sa injury, pero malaki rin ang silbi nito kung talaga magagamit ang full potential nitong si Vic Manuel, lalo na kung wala itong injury. So ayon din dito sa karagdagang report ng PBE Insider News, sinabi nga ni Coach George Gallen na as you know naman, hindi namin kailangan ng dominant big man. Hanap namin ngayon backup for John Mar Fajardo. I think is Isaac ay bagay dyan with a big body at may shot ability at saka sa rebounding. So ito yung nakikita ni Coach George Gallen na itong si Isaac Go, pagamat hindi nga ito dominante sa kanyang position bilang sentro, ay maganda nga itong bilang backup dito kay John Mar Fajardo ng San Miguel Vermin, dahil alam naman natin na itong si John Mar Fajardo ay medyo nagkakaedad na rin. So itong si Isaac Go ay bata pa nga ito mga lods, nasa 27 years old pa nga lang ito, at ito naman ay mayroong 9.3 points, 6.3 rebounds, 1.6 assist, 0.6 steals sa ongoing PBE Philippine Cup 2023 to 2024.
Kaya dito nga mga Lods, makikita natin na maganda rin ang nilalaro nitong si Isako dito sa Tira Firma Jeep. Isa rin siya sa mga instrumento ng panalo ng Tira Firma Jeep ngayon dito sa ongoing PBA Philippine Cup. So, magiging backup siya dito ni John Marfardo base dito sa panayam kay Coach George Gallen, which is itong si John Marfardo rin ay nagkakaroon din ng mga injury. So, katunayan nga ay kababalik nga rin lang dito sa San Miguel Berman itong si John Marfardo mula nga sa injury. So, kung halimbawa nga itong si Isaac Go, John Marfajardo at mayroon pang Muala Tau 2 ang San Miguel Berman, so magkakaroon sila ng triple tower. So medyo pahirapan na nga ang nangyayari nito kalaban ng ibang kupunan dito sa PBA pag nagkataon na magsasabay-sabay ang tatlong ito dito sa San Miguel Berman. So antabayan natin mga Lods kung magkakatotoo itong sa ngayon. Masasabi natin ito rumors pa rin ito mga Lods kasi wala pang konkretong detalye na inaprubahan na ng office ng PBA commissioners. At sa ngayon nakikita lang natin na maganda itong si Isako na magiging kahalili nga o dito backup nga dito kay John Marfajardo. Kahit nandyan si Muala Tau 2, so maganda pa rin kung mayroon na bata sila na sintro na maaari pumalit sa kanilang dalawa dahil itong si Muala Tau 2 ay katulad kay John Marfajardo ay nagkakailad na rin itong mga Lords. So bagamat maganda rin ang nilalaro nitong si Muala Tau 2, may tendency na rin na ito ay nagiging inconsistent sa kanya mga laro dito sa San Miguel Berman. So maganda pa rin at mayroong matatawag na reserba ang San Miguel Berman pagdating sa dulo. So Muala Tau 2, wala naman tayong ibang magki-question dito. Maganda nga siyang maging backup nga itong si Jumar Pajardo at sa ngayon nga siya yung nag-i-start na nga sa para San Miguel Berman dahil sa galing pa nga ito sa injury si Jumar Pajardo. So magandang additional itong si Isako para dito sa San Miguel Berman pag nagkataon na itong si Isako maaprubahan na mapunta sa San Miguel Berman. Ayon pa dito sa karagdagang balita na sinabi ni Coach George Gallen na for now stick pa rin sila sa mga shooters itong si Marzo, si Jericho at saka itong si Jerunting ay bibigyan ng mahabang minuto at saka itong si Don Trulliano. So kung matatanda natin nga mga Lords, itong si Jericho Cruz, isa sa mga shooters nga ng San Miguel Berman, isa sa mga nagiging instrumento ng panalo ng San Miguel Berman, itong si Jericho Cruz kasama pa nga itong si CJ Perez na malaki ang naging improvement simula nung makuha nga niya ang MVP awards at saka dito nga sa katatapos lang na All-Star ay umiscore nga ito ng 39 points itong si CJ Perez. So si Don Trulliano naman mga Lods, tingin natin minuto lang din ang kulang ito at itong si Marcio Lasater bagamat nagkakailan na rin ay mayroon pa rin mga panahon na pumuputok nga ito lalo na ang kanyang outside shooting. Kaya tulad ng sinabi ni Coach George Gallen, kailangan pa rin nila itong kanilang mga shooter. At itong si Jerunting ang kailangan nito siguro itong minuto lang niya. Maraming salamat mga Lods. Kung meron kayo mga komento, iwan nyo lang dyan sa baba at ating mababasahin sa isa yan. God bless you all. Bye-bye.